Positive, Chief. May nananalbos na marijuana ron. Okay, ah. Ginawang camouflage yung kamoting kahoy. Ready for shipment to. Wow, magandang klase ito. Ginto ah. Sir, di ba sabi ang damo pagkain ng Only recently, just a month ago, nabuwag namin ang grupo ni Augusto Nabong after several weeks of surveillance. I lost a man in that gun battle, which lasted for about 2 hours. Pangsiyam na encuentro na namin yan. Laban sa mga marijuana planters and drug traffickers. And I expect more fights to come against the armies of these drug lords. Pero nakahanda ako, gentlemen. In closing, I'd say, we will not leave any stone unturned hanggang hindi natin nasusugpo ang drug menace dito sa ating bayan. I thank you, gentlemen. Gentlemen, now let us hear from our NBI Narcotics Chief, Doroteo Rocha. With all your accomplishments, gentlemen, our achievements have been reduced to a microscopic success. Ganun pa man, sa aming krusada, nadiskubre ko ang totoo. Na hindi pala problema ang drug trafficking sa ating bansa. It only becomes a problem when law enforcers themselves are involved. Kung magiging tapat lamang tayo sa pagsugpo ng drug trafficking, ay napakadaling gawin. Pero habang may nanunungkulan sa atin na nagbibigay ng proteksyon sa mga marijuana planters, drug pushers, ay hindi masusugpo ang drug trafficking sa ating bansa. Pag nagkaganon, I assure you, gentlemen, in the year 2000, we will be a nation full of dope heads. Tayong nagpapatupad ng batas ang talagang problema. Tayo ang talagang anay ng lipunan. Eh kung nakatawag lang kayo ni Bart na paparito kayo, eh di sana naghanda ako ng espesyal. Eh as it is, fried chicken lang ang request ng anak mo for dinner. He memorized it well. Magkape muna kayo. Thank you, Linda. Tomorrow, you'll get 100. Uy! Dumating pala, Kitty Hawk Chip. Magkukulay puti na naman ang magsaysay-abin nyo yan. Aba, masaya na naman ngayon ang mga magsaysay angels. Kakalat ang USAIDS. Mahihintay nyo ba yung chicken? Ha? Kung hindi, magpabili na lang tayo sa labas ng lechon manok. Linda, mabuti pa kaya huwag ka na mag-abala. Magbihis kayo mag-ina, at doon tayo kakain sa officers club sa Subic. Ayun! Gusto mo yan? Bihis ka muna. Nice idea, Chip. Makakatikim na naman ako ng Colorado steak. At saka, baka may makita akong lonely blonde. Ano for? Lonely, the lonely man. Halika na, don't listen to your part. Ano kailangan?
Sigurado ka ba dito magdadaan si Rocha? Yes, sir. Sigurado ako. Sir. Ayun na, sir. Sige. Sundan mo. Pero huwag ka masyadong didikit. Baka makahalata. Yes, sir. Sumusunod sa atin. Ha? Huwag mong ilulusodan. Basta sumunod ka lang, ha? Yes, sir. Oo nga, no? Aking pinupuntutan. Ayaw lumusot, eh. May binabalak. Maitim. Alisa. Pare, pangalawa na yan. Baka sa susunod, mapurungan ka na. Bakit hindi ka muna magpalipat sa ibang pwesto? Ang isa pa, hindi mo kilala kung sino kalaban mo. Oh, mahirap na kalaban niya, pare. Kilala ko na sila, pare. Ha? Kilala mo na? Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Walang hiya, pare. Ang dami mong ginto sa katawan. Ano ba ito? Rolex? Hindi, pare. Five gifts yan, eh. Ah, hulugan? Oo. Totoo ba ito upuit ng baso? Ilang karos ba ito? Okay yan, pare. Chief, bad news. May bad joke dito para sa'yo. Jer, NBI ambush. Ito, Assistant Regional Director Doroteo Rocha was with his wife during ambush. Mali yan. Dapat one of his wives. Huwag kang tatawa-tawa. Kasangkot ka rito. Kaya mabuti pa, mag-isip ka na ng isang track na alibay para malusutan natin ito. O di kaya, bilhin mo lahat ng dyaryo para huwag na mabasa ni Deli. Eh, tanghali na, sir. Hindi ko naabutan yun. Another suggestion. Mamundok na lang kaya tayo. Chip naman, alam mo naman pan-syudad ako, hindi ako pwede sa bundok eh. Di magtayo tayo ng syudad sa bundok. Hindi bali, Chip. Maghahanap na lang ako ng truck para may malagyan yung mga alibis, ha? Ma? Pwede ko ba kayo makausap? May gusto lang sana akong linawin sa inyo eh. Tungkol saan? Ma, sino yung mag-inang kasama ni Papa na maambush siya sa Olongga po? Saan mo naman nabalitaan yan? Ma, huwag mo nagpagtakpan si Papa. Ibig niyo bang sabihin,
Hindi niyo alam na niloloko kayo ng papa? Ganun ba? Ali. Ayokong magtanong. At lalo namang ayokong may malaman. Dalawamput-apat na taong kaming nagsasama ng ama mo. Dalawamput-apat na taong ko ring inalagaan ang relasyong yan. Ayokong dahil lamang sa ibang babae na masira ang pagsasamang yan. Hindi sapat na dahilan, hindi sulit. Hindi naman siya masamang ama eh. Hindi naman siya masamang asawa. Hindi naman siya nagkukulang sa atin, hindi ba? Hindi! Hindi ba pagkukulang yung tao sa halos iduluhin namin siya, ma? Tapos may iba pa pala siyang pamilya? Ma naman! Ang hirap naman sa'yo! Masyado kang martir! Kinukonsinti mo ang panluloko ng papa! Hindi na baling akong masaktan ang magtiis. Ang mahalaga ay huwag mabawasan ang pagtingin niyo sa kanya. Lalong-lalo ka na. Alam kong napakalaki ng pagpapahalaga mo sa iyong ama. Ma! Ali. Ali, balang araw magiging ina ka rin. Balang araw, mararamdaman mo rin ang nararamdaman ko ngayon. Sana maunawaan mo naman ang papa mo. Sana maintindihan mo hindi porkit ginawa niya sa atin yun eh. Tatalikuran na niya tayo. Mabait siya, Ali. Alam kong mahal na mahal niya tayo. Mahal na mahal niya tayo. Del. Oh, gabing-gabi na, gising ka pa. Lagang hinintay kitang dumating, Doreen. Maaga kong pinatulog ang mga bata dahil ayokong marinig nila ang anumang pag-uusapan natin. Anumang pag-uusapan natin? Eh, pwede bang bukas na? Ngayon na. Gusto kong marinig ang katotohanan tungkol sa nangyaring ambush na ito sa'yo. Sino yung babae at ang batang kasama mo dyan sa ambush na yan? Yung ba? Yung babae, kaibigan ni Bart. Anak ng babae yung bata. Nagkataon na wala nang masakyan. Disoras na ng gabi. Naawa naman kami ni Martha. Sinakay namin. Kung gusto mo, itanong mo kay Bart. Doreen, hindi ako pinanganak kahapon para paniwalaan ang lahat ang sasabihin sa akin yung Bart na yan.
Kahit 10 beses ko yung tawasin, wala akong makukuha mula sa kanya. Ang gusto ko, malaman ang katotohanan mula sa iyo tungkol dyan sa ambush na yan. Sobra na during. Hindi ko na kaya. At ayokong dito pa masira ang buhay natin. Ano ba pinagsasabi mo? Bakit naman masisira? Hanggang kailan mo pa ako lulungkohin, Daring? Matagal ko nang nararamdaman ang ginagawa mo, pero hindi lang ako kumikibo dahil sa mga anak natin. Hinintay kong makonsyensya ka at magtapat sa akin. Pinilit kong pagtawanan ang mga pagkukulang mo. Pero ngayon, hindi ko na kaya, Turing. Hindi ko na kaya. Yung nurse na nasa ospital, alam ko hindi naman totoong nurse yun eh. Babae mo yun. Yung tungkol dun sa certificate na nakita ko sa bulsa mo. Alam ko, nagsinungaling ka lang sa akin tungkol sa batang yon. Yung batang nasa certificate na yan at yung batang nasa dyaryong ito, iisa. Yung nurse at yung babaeng sinasabi mong nakisakay sa'yo, dyan sa ambush na yan, iisa rin. Mag-ina sila. Anak mong batang yun, Doreen. Alam ko, anak mong batang yun. Doreen, lahat ng yan, nakatanim dito. Ngayon, Doreen, nasa iyo ang desisyon. Kung ang mag-inang yan ang nasa puso mo, yun ka. Pero kung mahalaga pa rin kami ng mga anak mo sa'yo, dito ka. Nakahanda akong kalimutan ng lahat. Mamili ka, Doreen. Dahil buhay mo yan. Colonel, pinatawag niyo raw ako. Oo. Dahil sumasakit na ang ulo ko sa perwisong ginagawa sa akin ni Rocha. Kaya ikaw ang tao na isip kong pwede makadikit sa kanya. Gumawa ka ng paraan para pumasok siya sa lambat ko. Pag nakapasok na siya, ako na ang bahala sa kasunod. Ang ibig niyo sabihin eh, isi-set up ko siya? Oo. Dahil diyan ko pwede subukan kung pwede kang magtagal sa grupong ito. Pag nagawa mo yung pinagagawa ko sa'yo, 1,000,000 na magiging kabayaran mo. Pero pag pumaltos ka, buhay mo at buhay ng pamilya mo ang kapalit. Colonel, paano ba plano nyo? Oh, pare.
Ano ba yung mabigat na pag-uusapan natin? Uminom ka muna, pare. O ano yun, pare? Tungkol doon sa bangko connection. Anong kinalaman mo doon? Kasama ako sa grupong yun, pare. Pare, bakit kailangan mong ipagtapat sa akin? Gusto kong ipapatayin ng taong nasa likod ng sindikatong yun. Sino naman nasa likod ng bangko connection? Pare, si Colonel Cervantes ang gusto magpalipit sa'yo. Pare, matagal ko nang alam na may kinalaman si Colonel Cervantes sa grupong yon. Wala lang ako sapat na katibayan para idin siya. Pare, bakit ikaw pa ang napili para iset up ako? Dahil alam lang ko, pare, kita. Pinagkakatiwalaan mo ako. Pare, hindi ko kayang sigmurahin ang gusto nilang paggawa sa akin. Alam mo yun, pare. Hindi ko maaaring gawin yun. Malaki yung utang na loob mo sa'yo, pare. Sabali. Sila si Ron, ako hostage. He's Captain Medina of the police force. Yari Balagudyo! Si Senior Agent Rocha, ito ng FBI. Nakikiusap ako sa'yo. Baka wala mo na yung hostage mo. Huwag nyo siyang piniting iligtas! Kung ano man ang binabalak mo sa... Gusto ko mag-uusap muna tayo. Papanik ako yan. Huwag kang papanik, papatay ko ito. Bahala ka! Pero gusto ko, mag-arap muna tayo. Iiwan ko ang baril ko. May disgrasya ka, Mr. Rocha! Problema ko na yung balakudyo. Ah! Ito ang baril ko! Men, hold your positions at walang magpapaputok. Senior Agent Rocha will handle the situation. Nasa elevator. Ayun, Chief. Sir, hindi ko pwede dyan. Brown out. Eh, bakit may ilo sa labas? Eh, generator yan, sir, eh. Na-report ba niyo sa Meralco? Eh, Chief, kahit i-report mo sa Meralco yan, wala rin mangyayari. Dahil ituturo niya ng napukor, eh. Pag napukor naman, tuturo din ng Meralco. Magtuturoan lang yan. Tapos, pag nagkailaw, magkukurap-kurap. Di ba? Nasa hagdan. O, doon, Chief. May kataasan lang yan. Tamang-tama ito. Exercise. Kung sa bagay, bata pa naman ako. Eh, tayo pala. Nakakala mo, ligtas ka na, ha? Dahil sa maraming pulis ay baba, nakakamali ka. Kapag ako'y talaga naipi at mapapatay, ikaw ang unahin ko. Please, I have horrible type of violence and I hate the sight of blood, especially if it is mine. All mine. Kunting tiis na lang mga tuhod. Alam ko ba, Chip, sabi mo, kayang-kaya. Kayang-kaya. Oh, paano ka nakapag-elevator? May kuryente na, sir. Okay naman pala, napukur, ha, Chip? Maski anong sabihin mo, pinagpawisan na rin ng mga singit natin. Anong kwarto? 615, sir. Buti pa kaya. Maiwan ka na muna dito. Gomez. Doon ka muna. Pasok!
Ano bang problema, Jerry? Ha? Ito, ay, puro pagmumula sa mga gagawang ginagawa niya. Puro kaso lang trabato niya. Yung anim na buwan, pinapalitan. Pinaikot-ikot lang mga trabador. Para walang maging permanente. Tulad ng ginawa niya sa akin, tinanong ko lang kung bakit ganun ang trato niya sa mga trabador. Sinisanti niya ako. Buntis pa naman ng asawa ko. Salbahe pala yung nakabalot ng lampi ng ulo. Sige, Balakudyong. Pasabugin mo ng gulama sa ulo. Barilin mo na. Excuse me, but that's a very big gun and it fires very big bullet. Bullet. Sir, ang dali naman yung magparusa. Magaan? Magaan? Pabigatin natin. Total, matakaw sa pera yan. Ito. Mga bariya, isubo mo sa kanya. Please, money is spendable, it is not edible. Edible. Kapkapan mo siya. Check na maraming pera sa bulsa yan. No. Ayos yan. Saksak mo sa mukha nga. Tutulungan kita. Apo, why ito? Alam ko ang plano mo. Kaya gusto mo lumapit. Tignan mo yung gali mong yan. Napakasuspetsyoso. Para kang matching. Di bali nung matching. Nakakasiguro naman. Jerry, kaya ako nagpunta rito para tulungan ka. Dahil alam kong mahal mo ang pamilya mo. Pero kung magpapakamatching ka, diyan ka na. Bahala ka sa buhay mo. Sir, sir, sir! Tulungan niyo lang ako. Ayan, di nagkasundo tayo. Nga! Nga! Baril, nakatutok sa batok mo. Ha? Eh, ginayaan niyo ako! Patata mo! Huwag kayong magpaputok! Balakudyong! Wala ka nang pupuntahan! Tingnan mo yung mga SWAT na nakapaligid sa'yo! Puro mga sharpshooter yan! Kayang tanggalin ang muta sa mata mo! Huwag kayong lapit! Tatalon ako! Huwag! Magpapakamatay ka? Kawawa naman ang pamilya mo. Ang asawa mo, buntis pa naman. Halika na! Hindi na ako naniniwala sa'yo. Liloko mo na ako eh. Baka isalpish pa ako. Ang isa pa, may hawak pang balik sa kamay! Kahit ba? Oo! Ayan. Wala nang baril. Ayaw pa siya itaas! Ibaba, mga baril! Ibaba! Huwag itututo kay Senyor Balakudyong! Halika! Mag-uusap muna tayo! Ayoko! Halika! Oh! Lalapit! Tatalunan! Niloloko mo! Ah! Oo! Huwag mo! Huwag ka ba nagkakaganyan? Si Bombay lang pinoproblema mo! Huwag ka magalala! Tutulungan kita sa magiging asunto mo! Teka! 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 Talaga bang gusto mong tumalon? Ha? Jerry, Jerry. Bago mo sila sundin. Bago ka lumunda. Mag-usap po na tayo ng masinsinang. Hindi! Talaga magpapakabatay ko! Talaga ba gusto magpakamatay? Oo! Abay, dahil ba? Yan. Dahil ba sama ang loob ko? Ang sama ng loob ay namumuo sa dibdib. Kailangan ilabas mo. Pwede magiging kaba. Pero mayroon? Kailangan iutot mo.
O kaya, isigaw mo! Ano pala ko yung? Masarap ang baka matay, ano? Para kang dinuduyan! Ang laki-laki lang itong si Dang Dang. Tatatlong taon na, pare. Tatlong taon? Abay, mahigit na nga palang dalawang taon magmula nung mauntik na mag-flip-flip kong pare mo. Brad, kalimutan na natin yon. Pero ayos lang. At papasalamat nga, nasira ulo ko eh. Kung hindi, hindi ko makikilala itong tunay kong kaibigan, kagaya ni Paring During. Hindi ba, ma? Pare, isa lang ang tunay na kaibigan. Siya lang. O paano, mare? Pare, maiwan ko muna kayo. Pupunta ko lang sa direktor. Sige, pare. Pare, konting tiis na lang. Ilang araw na lang, lalaya ka na. Maraming salamat, pare. Pare, huwag akong pasalamatan mo. Siya. Bye-bye. Bye-bye. Sige, pare. Mare. Roger, sandali na lang, ha? Kosa, di ba si Durobo yun? Bakit Durobo? Si Doroteo Rocha, yung NBI. Salita nga po yun, ha? Ibig sabihin nung magnanakaw, hindi naman magnanakaw ko, pare ko, ha? Kasi mga bata niya sa Olonga po, mga usdo. May mga aset yan sa Maynila, sa Pampanga. Magaling na kasanggayan, Kosa. Mapapakinabangan mo. Kung hindi nga dahil sa kanya, eh. Matagal na kaming patay sa gutom itong mga anak ko. Malaki na itulong niya sa amin habang nakakulong siya. Siya rin ang muli sa akin, Kose. Ako na rin na nagalok sa kanya, naanak yung tumbunso ko. Pwede niyang tanggihan. Dahil kasiraan niya ang pagkatao ko. Hindi niya ako pwedeng pagmalaki, pero pumayag siya. Sino bang tinitignan mo dyan? Yaman naman alaw kay Ali. Ah, oo, si Nestor. Yun nga ang kotse niya eh. Hi, good evening, Nestor, Ali. Nestor, ikaw pala. Pasok ka. Tito Bart, si Nestor ho. Good evening po, sir. Nakakaya yata. Likaw po ka. Kamusta na? Okay lang. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang. Pasensya ka na, ha? Ginabi ako eh. Kasi nag-conduct ako ng seminar sa mga bagong account executive namin. Nakaka-istorbo ba ako? Eh, hindi naman, ho. Oh. Bakit kayo nagbubungis-gisan dyan? Yung mga homework nyo, akit na. Akit na. Go, go, tara. Go, go! Dali, dali. O, oh, may ikaw na bahala sa mga kapatid mo. Ma, pa. Good evening po. Si Nestor mo. Good evening. Sa iyo yata ito. Ho, oh, eh, oho. Oh, maiwan muna kita riyan. Nice meeting you. Oh, sir. Sige, ho. Bye, Papa. Del? Ingat. Upo ka. Kasi itong singsing ni Mama, pinalinis ko sa platero. Uy, asawa at anak yata yung chip, ha? Ba? Ba? Hinalikan? Asawa nga. Pag si Chigulo, tinangay si Ali, magiging number 2. The apple of your eye.
isang sindi pa. Sisilabang ko ng bahay niya. Baka nandiyan ang papa mo, ah. Bakit? Mabait naman yun, ah. Hi, Ma. Hi, Pa. Good evening, ho. Bakit kasama mo yan? Pa, sinundo niya po ako sa school. Hindi ba alam na may asawa? Ho? Ano kung may asawa? Ray! Ang pangalan ng asawa niya, Rodora Alcantara. Iginasal sa Espiritu Santo. May dalawang anak. Isang limang taon, isang dalawang taon. Totoo hindi? Duri! Oo! Totoo hindi! Mula ngayon, ayaw ko na makita ang pagmumukha mo rito. Layas! Ali. Ali, anak. Ma, sorry ho. Hindi ko ho alam na may asawa na pala si Nestor. May nangyari na ba sa inyo? Wala ho, Ma. Kanina nga gusto niya akong halikan pero hindi ho ako pumayag. Kaya sa susunod, pag may naligaw sa iyong muli, kilatisin mong mabuti para masiguro mo na paghugutan pa niyo, walang gugulong na wedding ring. Thank you, Pa. Sisilihan niyo. Doring? Hmm. Sus Mariose, paano ba naman ito? Hindi mo man lang nilagay itong maruruming damit sa supot, oh. Halo-halo na itong malilinis at marurumi, ah. Nagmamadali ako, eh. Doring? Ano to? Anita Rocha? Outstanding grade 2 pupil. Alika nga! Ano yan? Sino ito? Anak mo? Sinong anak? Anita Rocha. Ayan ba? Pamangkin ni Paring Orly. Pamangkin, ha? Pero pareho ng apelido mo, Rocha. Ay, ang napangasawa kasi, Rocha rin. Eh, alam mo naman, Rocha, pangarani yung apelido. Para bang Santos, De La Cruz, Garcia. Pero ang Rocha yan, taga Bacolod. Taga Bacolod. Pero sa Olongga po galing ito. Ah, doon nag-aaral. Saan? Saan sa Olongga po? Saan nga? Ah, Del. Itatanong ko lang kay Paring Rolly. Bakit ba? Bakit ba napunta sa akin ito? Ah, pinakita niya sa akin. Pagkatapos na isilid ko sa bulsa, nakalimutan ko. Nagmaklimutin talaga ako. Doring, hindi ako naniniwala sa iyo, ha? At saka alalahanin mo, anim yung mga anak mong nag-aaral. Del naman, ako ba eh, nagkukulang ng sustento sa inyo? Hindi nga. Pero hindi sapat yan para maipakita mo sa mga anak mo pagmamahal mo sa kanila. At saka, isipin mo, Doring, malalaki na mga bata. Mahirap ipaliwanag yan sa mga yan pag nagloko ka. Ano ba naman ang dapat kong ipaliwanag? Ito bang, pagmumukhang ito eh, pwedeng magloko, oh? Sige na, tama na. Nabola mo na naman ako. Tignan mo yung bibig mo, namumusarga sa toothpaste. Sige na, tapusin mo na yan.
Tito ka! Mami! 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 Patayin na natin ito! Tama na yan! Wala na! Tama na sabi! Bulaga! Sandali, tol! Yung bebot dun sa taas! Hayop, ang ganda! May visit ako ng babae sa kusina! Ito! Naibenta natin to! Ang dami na naman natin pambiling droga! Wala yan, pare! Ano? Mas maganda yung sa akin! Yung dalawa sa taas na mag-asawa! Munti ko ng tinigbak! Hindi lang ako inawat ito, pare! Ay na! Tara, bisan nyo! Hoy! Hoy! Pare, hindi ka makatama niyan! Binayon ko siya dito! Oo, diba? Wagagu siya at tayo-tayo lahat ng buhok niya. Ayan. Tapos ho yung ilong niya, matangso. At yung labi naman ho niya, makapal. Medyo kapal-kapalan yung pahunang konti sa ibaba. At yung tenga naman ho niya, papasok. Siyan-siyan na ho. Siyan na nga. Sigurado ka ba? Oo. Pabe-verify ko ito sa computer. Hi, Miss Amojo. Walang kaso. Pero ayon sa findings, suspected member siya ng 13 Valve Gang. Ang mabuti pa, ipapublish natin yung mukha niya sa dyaryo para makatulong ang ahensya ng pulisya. E di lalong pinatagal ang pag-solve ng kaso dahil mabubulabog yan, magtatago. Ang mabuti pa, pare, bigyan nilang natin kay Dorobo kaso yan. Oo nga, pare. Sinong Dorobo? Yun ang chief namin. Senior Agent Doroteo Rocha. Kaya Dorobo tawag sa kanya. Kasi marami siyang tauhang tirador na nireform niya, tapos ginawa niyang asset na tinuluan niya magtrabaho, ganon. Palagay ko sa dami nila, may makapagtuturo dyan. Ba't nagtitira kayo? Sayang niya. Tayo na. Bayaran mo na. Parang killjoy mo naman. Wow! Miss, magkano? 280. 280? Uh-huh. Uy. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Tol, anong sasalungo mo doon okay. Sa keep the change, ha? Thank you. Tumigil ka nga dyan! Alis! Alis dyan! Huwag mo pa kailaman, take out to! Miss, ikaw, pwede kayo take out? Ay, bago ba impormasyon tungkol kay Jimmy Somojo? Ayon sa asset natin, eh, anak mayaman pala yung Somojo niyan. Kaya may topak sa utak. Bakit? Kaya lang, laging nakakalusot. Kinukonsinti ng ama. Bakit? Sino bang ama ni Jimmy? Si Larry Somojo. Presidente ng People's Bank. May pamiyasa. Aba, bigatin. Kaya pala lahat ng barkada ni Jimmy, anak mayaman din. Tsak yun. At saka, tingin ko eh, trip lang nila yung mga pagnanakaw, pag-crape at pagpatay. Kasi punong-puno ng hallucination ang mga utak ng mga yan eh. Ngayon, pag-depression natin nila at na-depress, pinapatay ang biktima. Jim, kumukulo ang tiyan ko. Daan muna tayo sa butika, makabili ng purga. Hindi. Kapi lang, kapi. Ah, kapi lang. Para mainitan lang. Kulit nyo? Eto, makulit. Bye, girls! Baduy, oh. Bye! Babalikan kita. Huwag na. Kapi lang, babalik, tara na.
Sabi sa Mojo na. O, susi. Si Jimmy sa Mojo nga, Chip. Sandali lang. NBI. Baril! Pinagod mo ako, buti na lang bata pa. Ginawa mo akong fruit salad. Kulang nila sa akin, natali ko ako. Oh, marami pa ba doon? Oh, boss, marami pa. Oh, boss. Chip, may nananalbos ng marijuana ron. Okay, ah. Ginawang camouflage yung kamoting kahoy. Ready for shipment to. Diba? Magandang klase ito. Ginto, ah. Sir, di ba sabi ang damo pagkain ng kabayo? Kabayo ka, no?
Rocha! Nag-ooperate ka, hindi ka duman sa akin for proper coordination. Nagdaan ako, Colonel. Pero ikaw ang wala. Kaya yung deputy mo ang pinadesisyon ko at isinama ko tuloy sa operasyon. Pinahanap mo sana ako. O sana naghintay ka. Para naalarman ko yung dalawang DPA ko na napatay ninyo sa engkwentro. Oh. May dalawang DPA ka pala sa plantasyon eh. Bakit hindi ka ako nag-operate? Dahil gusto ko pang malaman kung sino nasa likod ng plantasyon. Ang ibig mo sabihin, Colonel, hanggang ngayon ay hindi mo pa alam. Ako alam ko na. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Itanong mo na lamang dito sa katiwala ng plantasyon. Mabuti pa. Ikaw na mag-file ng demanda laban sa kanya. A friendly advice, Colonel. Sa susunod, itimbre mo naman dito sa iyong deputy kung saan nakapuesto mga DPA mo at nang hindi na didisgrasya nang wala sa lugar. Good night. Let's go. Rito. At saka bakit may hawak ang baril? Kanina ko pa kasi napapansin na may padaandaan niya mga nakatrike. Eh, hindi pang karaniwan niyo sa lugar natin. Sinisiguro ko lang kung sino mga yon. Sige, tulog ka na. Senior Agent Rocha, NBI. Ano ba nangyari dito, sir? Nagbabaril ang bahay ko. Ganun ba, sir? Tatlo na disgrasya. Yan. Yun. Yung ba isa? Yung iba nakatakas. Okay, sir. Sarento, kayo na muna bahala sa kanila. Titingnan ko muna pamilya ko. Susunod na lang ako sa presinto. Yes, sir. Sandali! Sandali lang! Saan kayo pupunta, ha? Ala eh, magrarasyon lang kami ng isda dyan kay Coronel. Hindi maaari. Bawal pumasok dito. Hindi pwedeng pumondo rito. Teka mo ni Kenneth, dahil order niya itong tambako na ito, dahil magkakainuman doon mamaya dyan, kailangan niya ng pulutan. Ay, wala siya rito. Tikas ng ulo niyo eh. Umalis na kayo. Ano madala niyo, ha? Ito, bakal. Ha? Tiyaka lang!
Labas yan! NBI ito! Sir! Sir! Sir, huwag kayong magpaputok! Hindi po ako lalaban! Wala po akong armas! Maawa po kayo sa akin! Sir, hindi naman nila ako kasama eh! Rene Damian? Yes, sir! Pero sir, wala po akong kinalaman! Sinetap lang po nila ako! Tama-tama ang dating nyo. Inip na inip ng mga local buyers natin. Nag-aalala sila, baka na-intercept na naman yung staff natin. Kung hindi kami nagdaan sa backdoor, baka naulit-uli yung nangyari. Siya nga pala, Colonel. Si Mr. Wanta at si Mr. Sarapong. Baka nakalimutan nyo na, Colonel. Pwede ko ba silang makalimutan? Mr. Wanta, Mr. Sarapong, welcome to the Philippines. Colonel, it is our extreme pleasure to do business with you. That is perfectly high grade, Colonel. I believe you. I'm sure with this, we will be able to recover our past losses. Pare, may dumarating. Colonel, nandiyan o. Alpha, this is Bravo. Alpha, this is Bravo. Papunta na dyan si Rocha at si Jerry. Okay, 10-4. Colonel, nandito na raw sila. Mr. Wanta? Our buyers are here. Rocha, mabuti naman at pinagbigyan mo ang aking imbitasyon. Hindi ko maaaring pagbigyan ng imbitasyon ng isang taong katulad mo. Kaya ako nagpunta rito. Para patunayan kung ano ang tunay na kulay mo. Ang bagal mo naman, Rocha. Siya nga pala. Ikinararangal kong ipakilala sa iyo ang aming Bangkok connection. This is Mr. Wanta. And this is Mr. Sarapong. Ngayon, gusto mong makilala ang tunay kong kulay? Ha? Ngayon, kumbinsido ka na ba? Cervantes, kahit anong gawin mo, hindi mo ako pwedeng makumbinsi. Mabuti naman kahit papano. Nakapatay ka ng mga kaaway ng batas. Pero dapat, isinama mo na ang sarili mo. Dahil ikaw ang numero unong kaaway ng batas. Bravo! Kahit saan pala eh, pwede ka magdiskurso. Kung papatayin ko ang sarili ko, sino magsasabi na ikaw ang boss ng mga gunggong na yan?
At ikaw din, ang tao na sa likod ng Bangko Connection. Tumawag ka na sa Diyos mo! Hindi ko na siya kailangan tawagin! Dahil lagi ko siyang kasama! Lalo na sa mga pagkakataong ganito! Na ang kaharap ko ay lolo ng mga demonyong katulad mo! Na ang bahala sa kumari mo, pati siya ay naanak mo. Aber? Tingnan mo nga. Pare, daplis lang pala eh. Ha? Ni hindi na bulabog ang mga bulati sa tiyan mo. Mababaw lang. Dito ka muna. Babalikan kita. Huwag ka munang ihinga para hindi ka maubusan ng dugo. Ganun ba yun? Oo. Teka muna. Kapag hindi ako humiga, hindi mamamatay din ako. Dalhin mo kumpari ko. Tumakbo. Pero mas mabilis yung bala ko.
Bundok niyan? Oh! Kakampi ko! Magdasal ka na! Ayan na! Tinamaan ng lintek.